Yes, welcome back. May YouTube channel, no? Head Sway po ito, walang iba. Mga ka-idol, no? Bale, mag-install po tayo ng ano, relay para sa ano, mga accessories natin kung may gusto natin dagdag ng ilaw. Dapat may ano tayo, relay. Yeah, ano nga bang relay, no? Yan. Kumbaga, siya yung nag-ano, nagko-control ng overcurrent para maiwasan ng pagkasira ng mga accessories natin gaya ng mga ilaw o kung ano pa man ini-install natin. Yan. At ang relay, no, bali dito tayo kumukuha ng ano, kumbaga solid yung source na supply kinukuha na natin dito kasi naka-direct siya sa battery. Yan. Kaya mas maganda may relay po tayo. Kung mag-install tayo dito ng mga ilaw sa accessories pa tayo magkabi dito, eh baka ma-overload na. Kailangan may relay po tayo maglagay. Kasi kung hindi tayo maglagay ng relay, ang mangyari yan, pwede rin ma-overload yung mga accessories natin gaya ng ilaw ay makukurap-kurap, ganun din. Hindi siya ano, kasi marami nandyan na yung headlight, tail light, yung mga signal light natin o kung ano pa man. Yan. Bali ano siya, 12 volt DC at 80 ampere. Yan. So ibig sabihin 80 ampere yung pinaka maximum na pwede natin pwede i-handle yung relay. Pinaka maximum niya limit na 80 ampere. Yan. Kung sa watts to, no, i-convert natin to sa watts. Yeah. Multiply natin, no, 12 volt times 80 ampere equals 960 watts. So ibig sabihin 960 watts ang pinaka maximum na pwede niya i-handle. Yan. Pero hindi naman siguro abutan ng ano, 960 watts yung maglagay tayo dito sa ano, mga accessories natin, no. Yan, yun lang ang pinaka limit niya, 960 watts. Kung sa watts, sa 8 sa ampere, mga 80 ampere. Yan. Yan po yung rules ng Ohm's Law. Yan, mga ka-idol. Ngayon, paano mag-install doon? Masyado klaro, no? Yan. Meron siya nakalagay, no? 86, then 85. Meron 30, ito yung 30 at 87, ito yung 87. Yan. Once mag-conduct ng ano, 12 volt, open si 87 galing dito kay 30 yung source. Itong 30 dito tayo, dito galing yung source ng electricity, yung power, at ilalabas ni 87. Yan, ito na yung kukonek natin sa 87 yung supply ng accessories gaya ng mga ilaw. Dito tayo yung positive side dito, at yung negative naman kahit sa body ground. At ito 30 positive ng battery. Ito yung 30. Dito galing yung source. Ayan. 86, 85, 12 volt din yan. Kukonek natin sa accessories line to. Kahit magkabaliktaran, okay lang to. Walang problema. Wala siyang polarity, no. 86 positive galing sa accessories. Ito naman 85 sa body ground natin. Yan.
Mamaya ipakita ko sa inyo kung paano mag-install. Umpisaan natin mga ka-idol, no? Mag-install ko kasi may lalagay din ako mga accessories. Pero sa ngayon, yung ano muna, yung voltmeter, dito ko na i-transfer yung voltmeter ko. Yan, mamaya ipakita ko sa inyo kung paano. Yan, ito na yung positive, yung 30. Galing to ano, papuntang ano to, positive ng battery. Ito na, dito natin lagay sa positive. Yan, yung 85 sa ignition switch. Yan, dito natin kabit. Tapos yung 86 kahit sa body ground. Yan, at ito naman, ito na yung maging supply natin, no? Kung saan ano i-connect natin yung mga accessories natin gaya ng ilaw. Yan, ngayon dito ko na rin kabit yung ano ko, voltmeter ko. At kung may paano pa, may kabit ako ng ano, ng iba dito rin supply. Yan, ulitin ko lang, ito yung positive sa accessories. Yan, sa may ignition, sa may ignition switch. At yung green sa body ground. Ito naman supply natin sa ano, sa mga ilaw o ano ba. So ngayon ilipat ko yung voltmeter ko, dito ko na ilagay yung positive. Yan. Bali, ito na yung ano, accessories wire niya, black. Iba lang yung kulay niya, no, mga ka-idol. Ito yung connection sa ignition switch. Dito tayo kukuha ng trigger. Ang trigger na 12 volt. Ito, ito yung connect na. Ito yung voltmeter ko. Mamaya ilagay natin dito sa. Oh, ulat. Pasensya. Iba lang yung kulay niya mga ka-idol, no? Dito tayo po ano, sa accessories. Yan. Yung 85 dito ko ilagay. Yung green, yung 86 sa ground natin lagay mga ka-idol, kahit sa body ground. Connect natin sa body ground. Yan. Accessories natin, no? Ito yung sa voltmeter, yung positive wire nya ilagay natin dito sa 87. So, supply nya itong ng kuryente itong no, voltmeter. Yan, kabit na, no, mga ka-idol, no? Bali yung itong black kinabitan natin to sa ano, accessories wire kung saan yung switch on ng ignition switch, yung 85 tsaka yung 86 dito rin sa ground, yung 30 na supply, yung source nya
galing sa battery. Ito na yung sa battery sa positive side niya. At ito na yung magsusupply niya sa mga accessories natin, gaya ng mga ilaw. So ngayon kinabitan ko ng yung voltmeter ko muna, yung positive. Yan. So ngayon testing natin mga ka-idol, yung yung galing battery, ikabit muna natin to, yung number 30. Yan mga ka-idol, bali ito na yung sa number 30, ay kakabit na natin sa positive ng battery, mga ka-idol. Yan, kabit na natin mga ka-idol. Ito yun. Yan, ngayon i-testing na natin, Yan mga ka-idol, gumana na rin yung voltmeter. Ka-idol, ito yung kinabitan natin, yung voltmeter. Ito yung yan. Yan lang po mga ka-idol, kung paano magkabit ng relay, yan. Hanggang dito lang mga ka-idol. Maraming salamat. Itsoy po ito, walang iba.